Medyo serious yung ano ko, intro ko, ha, pasensya na. Pero isa tong serious na usapin. Pero intro lang naman. Asa may kwentang chika. Serious na usapin. Asa may kwentang, may kakwenta-kwentang chika. Yung intro ko, intro namin ni JP, serious. Pero gagawin natin as, ano, as casual as possible. Yes. Yung chika natin dito. Para hindi naman intimidating yung pag-uusapan natin. Yung topic. Okay, so on May 22, 2024, House Bill number 9349, or also known as the Absolute Divorce Act, got the final nod of the House of Representatives, approved on its third and final reading with yung official rep 131 yes votes, tama? Mm. Yung original, yung una yes. Kasing na ano, na balita 126 yes votes. Pero kinorekt 'yon, 131 yes votes. 109 no votes and 20 abstentions. And this proposal aims to recognize the institution of divorce in the country that currently has legal separation and annulment as options. And the Philippines is currently the only country in the world, along with the Vatican, that does not provide for divorce in its legislation in any form. And Malta was the last country to legalize it in 2011 pa. So, the ball is now in the Senate's court to pass their own version of the divorce bill. Almost 80 lawmakers co-authored the Absolute Divorce Act, including our guest today. Yes. So, maraming salamat, kapatid ni Tonet. Yes. So, yung guest po natin... Sabi English, nag-English ako ha, for that true. One. Ha. Oh, go. Yung guest po natin ngayon, she's a Filipina educator, child rights activist, and lawmaker. And she is a member of the Philippine House of Representatives for the 19th Congress and was part of the 18th Congress under the Gabriela Women's Party List Group. Yan. She was the spokesperson for the Anti-Child Pornography Alliance and spokesperson and co-convener for the Save Nena campaign to stop child prostitution. And she filed the anti-endo bill that sought to give workers security of tenure. And she is also one of the co-authors of the SOGI Equality Bill and House Bill number 9349 or the Absolute Divorce Act. And sabi niya, divorce is a rights-based choice. The right to join in marriage must also include the right to leave. Yan. Ladies and gentlemen, Representative Arlene Brosas. Oh. Yay! Hello! Maraming salamat sa pagsingit po ng aming walang kwentang podcast for tonight's video. So, ngayon, nagulat nga kami na ano eh, na pwede si sirap ng 8 PM. Kasi usually, rep, yung live recordings namin, ginagawa namin ng gabi. Kasi, ngayon meron tayong ilan sa ano? 41,000 tayo. De, 41 tayo dito sa ano. So, recording. Tapos sa Discord, 37. So, usually ginagawa namin ng gabi para yung mga galing sa school at galing sa work, naka-join sila. So, ito yung mga VVIPs namin. So, if you want to be part of our live recordings at pwede kayo makapag-send ng insights nyo habang nagre-recording kami at ng questions, you can be part of our live recordings by subscribing to angwalangkwentangpodcast.com. That's angwalangkwentangpodcast.com. And part of your subscription will go to our My Kwentang Scholar, which is a public school classroom na tutulungan natin. Santa Monica Elementary School, grade 3, Masigasig. Santa Monica Elementary School in Laguna. Yes. So maraming salamat sa ating mga VVIPs. Okay. Itong divorce kasi, lagi na lang siya pinag-uusapan, pero ngayon very urgent na usapin siya. Kahit hindi yon yung sinasabi ng ibang mga senador natin. Na hindi daw nila... Na hindi daw nila priority bill. Pero feeling ko kailangan na nating himayin talaga. Ang daming mga hindi natin nalalaman talaga tungkol sa divorce. Kasi meron tayong legal separation, meron din tayong annulment. Tapos, bakit kaya ang tagal-tagal ng... hindi pa rin napapasa, mapasa-pasa hanggang ngayon sa Pilipinas itong divorce. So, maraming salamat Rep. Arlene for gracing our podcast today. Thank you. Maraming salamat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi, araw, or kung nasa lang po kayo ngayon. sige, magpapakilala po muna kami. Kayo po bahala kung gusto niya rin magpakilala. Ako si Tonet.
isang Roman Catholic, never married, pero naniniwala ko na kailangan na nating i-legalize ang divorce sa Pilipinas. Magko-quote na lang ako. Ako si JP at sabi ng Center for Catholic Theology and Social Justice, divorce ought to be only a last resort, but we must not stand in the way of those who truly need it. Napakagandang pakilala. Talaga naman, ano? Si Direk JP at si Direk Tonet. Grabe kung magpakilala. Nag-ready po kami. Diyos ko, nag-meeting kami ni JP 1 hour before. Hindi po namin to ginagawa kadalasan yung before ng meeting. Pero ginawa namin, nag-meeting kami sa sobrang kabado kami ngayon. Ang cute ninyong dalawa. Kayo, Rep. Yes. Pakilala nyo. Si Rep. Arlene Brosas po ng Gabriela Women's Party. Kami naman, ang tagline namin, tuloy-tuloy ang laban para sa babae, bata at bayan. So kung yan po ay maglilingkod para sa ating mga mamamayan, yan po ay ating susuportahan. Yes. Di ba seryoso? Seryoso. Pa-seryoso, ha? Sige. Pa-seryoso. Umpisahan agad natin. Kasi may... Hindi pa natin na sabi yung title ng shoot, Ay, hindi pa natin na, ano ba yan? Kinakabahan talaga. Okay. At ito ang, namin nasabi yung title ng podcast. Sorry. At ito ang, Walang Kwentang Podcast. Presents, Ang Mga Kwentang Chika. Featuring, Rep. Arlene Brosas. Of Gabriela Party List. Start agad natin sa ano, sa facts. Uy. Na pareho lang tayo ng level. Hindi rin kami maalam ni JP tungkol sa divorce. True. Kaya part din kami ng... Parang VVIP din kami ngayon. Listener din makikinig. Kami. Listener din kami. So, kaya isa kami sa mga maraming gustong matutuhan tungkol sa Absolute Divorce Act through one of its authors, si Rep. Arlene. Rep, ano ba yung... Una, ano ba yung pagkakaiba ng divorce sa annulment? Kasi... Yun nga yung readily available ngayon. Meron tayong annulment, meron tayong legal separation. Kaya yun yung ibang sinasabi, di ba, ng mga lawmakers na meron namang annulment, meron namang legal separation. Bakit pa kailangan ng divorce? Tama ka dyan, ano, Direkto Ned. Tama ka naman. Naku, thank you mga iba't-ibang paraan. Iba't-ibang paraan yan eh, actually. Meron bang nullity of marriage? Merong annulment? Merong legal separation, tapos yung pang-apat yung divorce. So kung titingnan mo yan sa iba't ibang paraan dito, mga measures yan na po pwede talagang gamitin. So one of the lang ang divorce. Kaya natin nilalaban kasi isa lang naman siya sa mga pwede mong pagpilian talaga. First, siguro yung annulment, valid na ang kasal ninyo until annulled, diba? Sa divorce, valid until dissolved, hanggang sa mawala siya. Makakaremery ka sa annulment, makakaremery ka rin sa divorce. Sa annulment, legitimate if proven conceived parang before the granting of annulment. Tapos yung divorce, legitimate ka na hiwalay. Tapos kapag you live separately, yan. Yes, upon annulment, ganun din pag divorce. Hiwalay ka din. So, not much difference, pero napakahirap kasi ng annulment sa atin. Tapos may certain categories din lang siya. Yung annulment kasi, nagna-nullify o nag-void ng marriage. May mga grounds siya, syempre, di ba? Yung mga certain grounds niya, hindi lahat kasama sa grounds ng divorce. So, ano lang ang pwede sa annulment, di ba? Fraud, coercion, intimidation, undue influence, physical incapacity to consummate the marriage, sexually transmitted diseases, and psychological incapacity. Along that lines lang, wala nang iba. Paano yung iba na pwede naman talaga at halimbawa, alcoholism, sex change, di ba? So, may mga ganun, no? So, hindi siya papasok dun sa ano eh, annulment eh. Kahit pa totoo naman nire-recognize din na merong marriage, na nag-exist yung marriage, pero hindi papasok yung lahat ng gusto sana natin for the divorce grounds. Ganun yung itsura. So sa annulment, magkano yung pagbayad mo? Pag-prove mo pa lang, napakaraming testimony niya. Mm-hmm.
Grabe, pagpunta sa court. Real talk tayo, siguro lahat nakakaalam dito. Ganon katindi. Yung iba nga, hindi na lang maghihiwalay. Maghihiwalay sila separately. Mm. Magsasabi na lang sila sa isa't isa. Pero hindi na sila magpo-process ng ganon. In fact, parang ang gagawin nga lang natin ngayon, ceremonial na lang yung gagawin natin ngayon. Eh. Yung ibang mga magkakahiwalay na ay magsisik ng divorce. Mm. Diba? Some of them, lalo na yung mga ano, mga mahihirap na mga mag-asawa na hindi naman kayang magbayad ng 130,000 to 750,000 para lang makapag-anal. Mahal. So, sobrang mahal. Diba? Oo. Ganun ang gagawin. Kasi yung i-incur mo pa lang na trouble financially, physically, diba? At saka mentally, hindi na nila gagawin yun kapag ano. Kaya itong remedy na ito, remedy lang ito eh. One of the remedy lang ito. You can always use nullity of marriage na hindi nag-exist yung marriage. You can always use yung annulment na at saka yung legal separation. Pero yung legal separation kasi you cannot remarry eh. Technically, ano pa rin kayo eh, kasal pa rin kayo eh. Halimbawa, parang sa legal separation, paano kapag ang issue ninyo ay financial? Ginagamit niya pa rin yung pera. Paano gusto ba i-divorce? Pero hindi mo ba i-divorce yun? So talagang yung frustration ng ibang mga ano. Ginagamit niya yung pera mo. Yung pera mo na pinaghirapan mo. Papaghirapan ko magtrabaho, yung pinagtrabahuan ko. Dahil married tayo, legally separated tayo, pero married pa rin tayo, I can still use yung iyong pinaghirapang pera o pinagbaguran. Ganun yung itsura. Kasi conjugal yun. Mm. So, pati po so, sa property, no? Oo. Pati yung mga yes, sa property. Sa mga anak din, di ba? Yung pag, nagiging illegitimate. May mga napanood din ako ng mga interview na parang mas yung ibang lawmakers, yung gusto nila, since available na nga yung annulment, ang parang ang mas gusto nila, magdagdag na lang ng additional grounds kesa ipasa yung divorce. Bakit ganun? Actually, matagal na nilang sinasabi yon pero hindi naman din ginagawa. Parang kung magdadagdag ka, dapat nagdagdag ka na noon pa, hindi pa ito yung issue ng divorce eh, di ba? So parang bakit mo pipigilan yung isang measure na sinasabi natin na remedy, na dagdag na pangangailangan ng mga tao para nang sa ganon ay may remedyo sila sa mga sobrang damaged, sa mga sobrang hindi na talaga kahit kailan mare-reconcile ng mga kumbaga ang tawag nga ni ano diyan ni Congressman Lagman, cadaver na, parang ano na, patay na. Patay na, hindi mo na 'yun bubuhayin kasi ganun na 'yung ano niya. Patay na relasyon na. Sinabi ko na nga kanina, 'yung annulment sa mga grounds niya hindi papasok 'yung iba eh. So, napasok doon sa divorce. 'Di ba? Like so, ano, parang physical kung, abuse, physical abuse, yes, verbal abuse, sexual abuse. We still have a problem direct dyan sa ano, directo neta. May problema pa tayo dyan sa physical abuse. Kasi kahit sa legal separation, kahit sa annulment, ang nakalagay doon ay repetitive dapat. Kailangan, Oh my God. So may problema tayo, Kaya walang batas na wala pang batas na nagbabago noon na nagsasabi na kahit isang beses lang, pwede mo na siyang iwalayan through divorce or annulment. So, walang ganun. Kaya, mahirap din yun. Kaya ngayon, kung papasok tayo sa divorce, maganda, nakalagay na doon sa language mismo na once na sinaktan ka, once na binugbog ka, then you can file for divorce. Kasi yung iba kasi, isang beses lang, mamatay-matay na talaga, di ba? Totoo yun. O, di ba? Good. Kailangan pa ulit-ulitin para ano. Yun. Ipapromo pa na ulit-ulit. Ganon siya. Yung bagong Senate President si Chis Escudero, hindi siya pabor sa divorce. Pero yung sinasabi niya, gawing cheaper na lang yung annulment process. Eh di ba yung divorce, kapag pinasa naman yung divorce, mas cheaper talaga siya more than annulment. Bakit hindi na lang i-approve yung divorce? Yun nga rin yung tanong natin sa kanila eh, di ba? Sa mga oppositors natin eh. Bakit mo pipigilan yung isang remedyo nga na i-encompass niya naman yung lahat? Bakit kailangan pa natin magdagdag dito sa annulment na hindi rin naman natin ginagawa action? No? Actually, hoping kami eh, sa Senate President ngayon eh. Kasi parang siya din naman eh, diba? Sa karanasan. Real talk. Yes. Sa karanasan. Diba?
pag tinignan mo naman din yung kanilang mga karanasan ng paghihiwalay, supposedly dapat i-advocate nila or kahit papano, magkaroon sila ng stand na medyo matibay-tibay dito sa usapin ng isa pang remedyo para sa paghihiwalay ng mag-asawa. Parang ganyan. So, hoping kami. Tapos medyo marami-rami kasi ngayon eh. Halimbawa, si Robin Padilla, di ba? Yung mga nag-advocate for divorce na sa Senate. Hindi katulad dati talaga, mas marami talaga no, yung ayaw. Tapos ni pag-uusap, ayaw pag-usapan. Ang crucial kasi dito, Direct JP, 1 year na lang. Wala nang 1 year actually. Kasi pag nag-open na tayo ng SONA, State of the Nation Address, by July, bibilang ka na lang ng buwan. Pag hindi mo na ipasa ang divorce, you will go back to square one. Magsisimula uli tayo. Sa simulang simple. Wala ulit. Kaya may urgency. Kaya may urgency. So, kaya priority siya dapat. Kaya tinatanong ko kanina nung bago mag-record, by July pa mababasa ng Senate. Ganyan. Yun ay kung babasahin nila agad yung bill. It depends also kung, yun nga, sabi nyo nga kanina, kung priority siya, kung i-agenda siya, ika-kalendaryo siya. Kasi ang pinaka-mainam talaga na gawin ng Senado ay maikalendaryo na siya agad. Once na na-transmit na sa kanila yon, if there will be no problems, kasi ang alam ko, wala pa tayong napabalitaan na actual na nag-question. Pero ang hinaharap kasi natin, baka may mag-question sa Senado, tapos may mag-question sa Supreme Court. So, dalawa yon. Yung sa process naman po, para kasi nga sobrang tagal na nito, tapos sineselebrate natin yung pumasa na siya sa House of Representatives. Pero ano po ba yung process bago maging law na talaga, yung Absolute Divorce Act? Actually, tapos na, kaya tayo nag-rejoice kasi mahaba din yung pinagdaanan niya sa Kongreso, no? Oo. Sa Kamara kasi, nag-three readings siya eh. Tapos nagkaroon ng matitinding mga debate. No? Oo, yan. So, the first reading was to read the law, no? To read yung act itself. Tapos yung second reading means magkakaroon ng mga hearings, committee hearings. So, dyan fine-flesh out kung paano yung mga language, no? Provisions. Halimbawa, sa grounds, 1, 2, 3, ganyan yung ano. And may mga resource persons. Pinapakinggan natin kung ano yung mga pagtingin nila. Pro and anti. Kailangan nandun yung mga oppositors. Kasi kailangan mapakinggan natin sila. Kailangan maunawaan natin kung ano yung kanilang ayaw dito. Yung third ay yung plenary debates. Which we also heard of, di ba? Nung last Marso, panahon ng kababaihan, kaya po siya significant. Ano? Yun, natapos siya at pinagbotohan. At sa pagboto, panalo tayo. So nung nanalo tayo, dahil majority, simple majority actually, win sa atin yan. So na-hurdle natin siya. Ngayon, ganun din yung haharapin niya sa Senate. First, second, third reading din yun. Ang balita natin, wala pang ganun pagdinig. So, magsisimula pa lang sila talaga ng second reading or magpo-committee hearing kaugnay dito. Depende yan kung yan ang gusto or yan nga ay ipaprioritize ng Senate. Then, pagkatapos nun, saka pa lang magkakaroon ng, kung napasa na nila, magkakaroon ng bilateral or Senate and Congress mag-uusap kung ano yung mga disagreeing provisions. Then after nun, saka pa lang siya, pag na-flesh out na yun, saka pa lang siya ibibigay sa presidente for signing. So ganun ka, ganun ka-tedious at ganun ka-tindi, oo, ang kailangan pagdaanan niya. Pero dahil na-hurdle niya na yung Congress, we are hoping sa Senate mag-move na ito. Pag nag-move ito sa Senate, by next wala naman tayong naririnig kay presidente. Mukhang hindi naman siya against, di ba? So, parang kung hindi naman siya against, mas okay naman yon para sa amin. So, yun yung status niya ngayon. It was approved in third reading sa Kamara. Ngayon, sa Senado na natin yung susunod na bola. Gano po ka-important yung power ng presidente in approving the divorce law? Na ano yung impact no na hindi siya nagsasalita or wala siyang statement, hindi naman siya sinasabing against siya. I think mas tinitingnan natin on a positive note 'yon, no?
Kasi parang kung ganon, ibig sabihin, alam niya yung issue. At ibig sabihin, hindi naman sa, baka nagdadahan-dahan lang or nag-aayos pa ng kanyang stand kaugnay dito. Pero ang mahalaga, kapag sinabi kasi ng presidente mo na mag-approve ng batas, katulad ng maraming batas na inaproba sa Kongreso, na kahit na tinutulan namin ng maraming beses, natuloy pa rin. katulad ng charter change, katulad ng, di ba, yung mga ganun. Ipinasa at ipinasa pa rin, no? So, kaya nilang gawin yon. Kahit yung mga increase ng taxes sa atin, ginagawa yun, ano? Minamabilis yun. Pwede niyang i-secure na magkaroon ng certification para sa pagpapabilis ng bill. So, pwede niya rin gawin yun sa Senado. So, yung kapangyarihan niya ay limitless para doon. Kayang-kayang gawin yun kung nandoon yung political will. Kung nakikita na kailangan talaga yun i-pass. Pero I think better na ito than sinabi niyang against siya sa reports. Yeah, so, no? Parang mas okay na sa atin na ganun. Na lang muna. Nagkaroon na pala actually ng version ng divorce before. American BTS. Era. American era. Pero after ng Japanese era, bumalik ulit sa legal separation. Naging posible yon, pero hindi siya pareho ng Absolute Divorce Act. Naging posible yon dati. Pero ano tingin nyo, bakit sobrang hirap na hirap tayo? Ano talaga yung pumipigil? Bakit hindi mapasa-pasa ang divorce after all these years? Sabi nga natin sa history, meron naman talagang ganun eh. No? Nagkaroon naman talaga ng time na may parang divorce ang Pilipinas. Actually, pag i-root out mo pa nga, historically, ang beginning talaga niya ay dati pa, before pa ng mga Spanish colonial dito sa ating bansa. No? Tagbanwas ng Palawan, meron sila, Gandang ng Nueva Vizcaya. So indigenous people natin has that tradition. Saka lang naman, 1950, nung nagkaroon ng new civil code, yung divorce na disallow na under the Philippine law. Tapos, 1987, magkakaroon tayo ng bagong konstitusyon. At dito sa konstitusyon na to, ipinaubaya sa framers ng 1987 constitution yung wisdom ng pag-legalize ng divorce. So, yun yung ginamit para talagang hindi na magkaroon ng divorce. Parang na-prohibit na yung legalization of divorce kasi parang inopen siya na lengguwahe lang dun sa 1987 constitution. So, that's the problem. Ngayon, ano yung hinaharap natin? Bakit ang hirap-hirap? Ipasa kasi parang Vatican na alam yung saka Pilipinas. Parang pag sinabi nga ng Spain, bakit kami may divorce? Kayo wala. O pag sinabi Italy, pero predominantly, we're Catholic, pero may divorce kami, kayo wala. Diba? Parang gano'n. No? So, nasa-shock din yung ibang mga bansa sa atin. First, siguro kasi yung sinabi ko nga na tradition, mostly Roman Catholic, the religious, no, kahit yung Christians, they don't agree with it. No? Marami doon sa debate na napag-usapan na ang talagang sinasite nila ay yung sanctity of marriage, na hindi, once you are together, hindi talaga pwedeng paghiwalayin. Sinasabi nila na ever since wala naman tayong ganyan, pero kahit na may history tayo, ano, sinasabi na na hindi po pwedeng maghiwalay yung pinagsama ng Diyos. So ganun yung laging ganun yung sinasabi. So second, siguro dahil although kita naman to sa ano eh sa statistics eh, kasi marami naman talaga ang gusto ng divorce, sang-ayon sa statistics, no? Pero, bakit hindi magawa-gawa? So, second, siguro, yung political will talaga ng government na sabihin na, we can have divorce. Kailangan magkaroon tayo ng ganitong remedy. Yan yung ano. Kasi, iba naman yung simbahan. Iba din naman yung ano. Yes. Diba? Parang church ganun. Mag-participate tayo doon sa diskurso ng divorce. Kasi, mahalaga yun eh. Bawat isa sa atin merong boses para sabihin kung ano yung gusto natin at nararapat para sa atin. Para rin sa kinabukasan ng mga anak, ng mga ng mga bata. Kasi, di ba, gusto mo ba na parang yung mga bata
kanilang susunod na henerasyon, wala pa rin ganon, walang remedy ng diborsyo, wala pa rin yung mga grabe yung nag-aaway sa loob ng tahanan, yes. Grabe yung nagsasakitan, nagsasamaan ng loob, nasasaksihan nilang lahat yun eh, ganon yung ano. And I'm sure scientifically, sasabihin din talaga ng mga psychologist ng mga ano, na it won't help yung mga bata kung talagang ano na, no? Matindi na yung hindi pagkakaunawaan ng mag-asawa. Talagang better yun na magkaiwala yun kesa ipagpilitan yung magkasama. Mm-hmm. Yung kinote ko nga po kanina, galing yun nga sa mga, sa Ateneo, na nakakatuwa na parang may part din sa mga religious groups na talagang agree din sila sa ano sa divorce na may pasa siya. Nabanggit niyo na nga yung sanctity ng marriage. Masisira ba talaga na kung may papasa yung divorce law? Ay yung divorce bill. Masisirain ba niya talaga yung or masisira ba niya yung sanctity of marriage na sinasabi ng simbahan? Hindi, ako tingin ko hindi kasi Catholic din naman ako, no. Born and raised as a Catholic din naman ako, no. Practicing din ang mother ko, ang mga pamilya ko, ganyan. Yung sacred union na sinasabi, sa tingin ko, ano yun eh, kung happy marriage talaga, edi maganda yun for all. And yung divorce, this is not for all. Diba? Sabi nga natin, ito, meron siyang sasagutin, no? Meron siyang irresolved na problema. Yun yung protection dapat, no, para sa mga battered women, para sa mga children na nakakaramdam ng abuso, ng violence, yun ang kanyang i-resolve. Dapat ibigay nila yung safeguard na yun. And legally, dapat may ganon para sa atin lahat. May ganong ano, may ganong option. Siguro hindi yung iba culturally hindi ready, no? O yung iba nakatali sa tradisyon na ganon. Kung paano din tinitingnan ng mga kababaihan, di ba, sa panahon noon at sa panahon ngayon. So, hindi, tingin ko, no, tingin po natin, lalong-lalo na kami sa Gabriela Women's Party, kapag na nag-fail na yung marriage, dapat i-address ito. So, this is for the failed marriages. This is not for the happy marriages. We gusto namin, no, na happy ang mga marriages. Hindi natin gusto na naghihiwalay sila, no. Pero reality tells us na nagpe-fail ang marriage, di ba? So dapat bigyan natin yung mga couples ng ganong option, di ba? Yes. Ng legal process na option. Yeah. Kasi sinasabi hindi po nila, ito mandatory. Oo. Totoo. Hindi mandatory ang divorce. Kasi pasa siya, hindi kailangan mag-divorce lahat. Huwag po kayo mag-alala kung masasaya po ang inyong mga... Yung iba sinasabi, basta kami, masaya kami, kaya hindi kami approve sa divorce. And good for you. Ay, good for you. Masaya namin for you. Pero huwag mo harangan yung iba, no? Di ba parang ganun kasi yung nangyayari? Ang ano dito, parang yung pagbibigay ng ano eh, ng options. Kasi nga, yung option ay... ang mga wala niyan ay yung mga mahihirap. Mm. Ang mga, yes. Parang hindi naman nararamdaman niyan ng mga mayayaman kasi afford naman nila yung annulment, afford nila mag-spend ng more than 100,000 pesos at afford nila sigurong maghintay ng more than 10 years, umaabot ng more than 10 years pa yung iba. Pero paano naman yung mga nasa mas mababang social classes? Totoo. Diba? Leo energy na naman tong mga to, tungkol na naman sa kanila kasi... They will be trapped. Totoo. Diba? Pagka ganun, they will be trapped. Wala silang way out. Kaya parang mas lalo ang crime o di kaya mga krimen sa ganun. Tsaka may sinabi si Representative Joel Chua sa isang interview niya, parang sabi niya, lack of options is a form of poverty. Ganda na. Diba? Eh, tayo nga literal na poverty. Totoo. Sila pang option. Diba? Kulang pa rin. Literal na yung poverty natin. Oo. Grabe, as in talaga. Tapos wala kang way out sa abusive marriages. Yes. Grabe, walang legal way. Ganun yung ano, oo. Tapos ano namin yan, ha? Ramdam namin yan sa Gabriela kasi kami ang pinupuntahan, kami ang nire-reportan. May bala pa sa loob ng katawan. Nag-seek sila ng help. Pinahunting ng mga asawa nila. Hindi nila alam kung saan sila pupunta. Hindi naman sila makapag ano ng divorce. Wala tayong divorce.
kawawa yung mga babae na nasa abusive talaga na relationships. Yung nga sabi, parang yung divorce, it will give women a fighting chance. Kasi mga babae, it's a women's issue. It's not a religious issue, but a rights-based issue, sabi nga ni Rep. Arlene kanina. Balikan ko lang yung sinabi ni JP kanina na I think hindi yun napag-usapan. Yung sinabi, yung statement ng mga Jesuits, ng mga Jesuita, nag-release sila ng statement tong June 7. Parang kailangan nating mas ipalaganap yun. Kasi nga, yun nga, most of the religious groups are against divorce. Pero merong isang grupo, mga Jesuita, the Catholique Universite, sorry kung mali yung pag-pronounce ko, Leuven Ateneo de Manila University or KUL ADMU. Sabi nila, the divorce bill is a public policy issue, not a religious one. Having no divorce law in our country does not mean that we are already upholding and promoting the sanctity of marriage. At the same time, supporting and having a divorce law does not necessarily mean we are endangering the institution of marriage. While not ideal, divorce, as contemplated by the authors of the bill, is only for irreparable marriages. Catholics who are in healthy marriages and are against it are not compelled to get one. Sabi yan ng mga Jesuita. Religious hindi group. Siya requirement. Hindi siya requirement. So, ang ganda nung unang sinabi nila na ano eh, having no divorce in our country does not mean that we're already upholding and promoting the sanctity of marriage. Kasi even without divorce, ang dami ng mga marriages na wala na talaga cadaver nga gaya ng sabi ni Rep. Arlene. Kahit walang divorce, patuloy pa rin yung realidad na merong mga babaeng nasa abusive marriages na binubugbog ng mga asawa, mga maraming mga babae na mababae yung mga asawa, etc. So, wala. It's a reality. Yes, so actually, kahit ang Catholic naman, they have a way, no? Kinirecognize nila yun eh, kapag in danger yung mga kababaihan doon sa relasyon. Lalo na ngayon, yung Santo Papa ay medyo ano siya, medyo yes, open siya sa ganyang mga usapin and debates, no? They recognize na kapag kailangan talagang maghiwalay, kailangan nilang ibigay yung ganung option. Saka di ba po, pag sa divorce naman, baka akala kasi ng iba, kapag naging batas na yung divorce, parang wala nang proseso. Lahat na nang gustong ng divorce, ay magiging divorce sila. May proseso pa rin. Parang kasama, nung nabasa ko po dito, kasama dun sa bagong version ng divorce law nitong 2024 ay walang quickie divorces. Ano po ba ibig sabihin ng quickie divorces? Hindi pa rin siya allowed. Yes, oh, actually walang no-fault divorce. Diba yung may collusion ng bawat isa? Parang ganyan. Hindi natin yun pinapayagan kasi papasok pa rin siya sa judicial proceedings, papasok pa rin sa family court. Ibig sabihin, titingnan pa rin, titiyakin pa rin na talagang may problema yung mag-asawa para sila ay bigyan ng divorce. So may ordinary court proceedings, saka merong summary judicial proceedings. Ano yung summary judicial proceedings? Pag limang taon na kayo hindi nagkikita, mga ganyan, di ba? Yes. Limang taon na kayo magkahiwalay, di ba? Yung ganyan, nakakulong na yung asawa mo, di ba? Parang ganyan, hindi na siya 6 years, 7 years, 8 years, 12 years. Ganon yung mga proceedings na pwedeng pasipan. So, hindi siya no-fault divorce. Hindi siya Las Vegas. Hindi na kasi mahal, ganon. Tayo naman, tayo naman, sensitibo tayo sa kultura natin. Ang kultura natin, mahalaga sa atin yun, di ba? Sabi nga natin, mahalaga sa atin yung pinagdaanan natin. And history tells us that, no? Na hindi naging madali para sa atin ang lahat. Kaya ang sabi natin, itong mga judicial proceedings, mangyayari pa rin. Magkakaroon pa rin talaga ng mga family courts. Ang kagandahan o kainaman dito, syempre mag-a-add ka ng mga family courts ngayon na mag-resolve ng mga issues, ng mga magde-divorce. Yun. Kasi yung sasabihin nila, anak ko, marami na magde-divorce yan, parang ganyan, ganun. Pero hindi naman talaga. Yung iba, magkakaiwalay na nga ngayon, hindi mo sila binibigyan ng remedy. Yes. Parang ganun yung, na-late na nga tayo eh, di ba? Late na tayo, tutugunan na lang natin kung ano yung reality na meron tayo ngayon.
ko. Di parang minapanood lang din ako na interview ng CBCT na parang sinasabi nga daw na tayo na lang tsaka Vatican City yung hindi nag-legalize ng divorce. Parang bakit daw tayo mahihiya bilang Pilipino? Dapat nga daw mas proud tayo kasi yun nga parang... Contest pala ito. Oo, kasi... Contest pala. Na parang dapat proud tayo kasi nga ano pa rin, maganda pa rin yung tingin natin sa marriage, ganyan. Parang feeling talaga nila, sisirain ng divorce yung marriage na hindi naman talaga dapat. Mm-hmm. Na hindi naman talaga. O, ni-rep kanina, yung Spain nga. Spain, Malta, ano rin yan, di ba? Dahil kakagaling lang ni JP sa Malta. Yung Malta, predominantly, ano din, Catholic country, Ireland. Pero, so... may pagkakatulad tayo sa kanila, pero bakit ganun? Talagang reason eh, no, para i-block yung divorce, sa totoo lang. Kasi even those countries, sabi nga nila, totoo naman na kailangan sa community of nations ay sumama tayo. Pero hindi rin naman din yun yung pinaka-reason. Ang pinaka-reason naman talaga natin, sabi nga natin kanina, yung lack of divorce traps women, di ba? Tsaka women's rights approach naman yung ginagamit natin dito eh. Reality tells us na may mga ganito at dapat itong tugunan. Tapos sa Filipino culture natin, sacred naman talaga tingin natin sa mga pagpapakasal eh. Hindi naman talaga, actually ako naniniwala ako kasi yung mga ano, marami, no? Marami talaga ang gustong magpakasal sa atin. Kaya, at gusto ng happy marriages, di ba? So, yun naman yung mas salalayan natin. Kasi ang sinasabi nila, hindi, baka ma-abuse din yung ano, divorce bill o divorce law, parang ganyan. Meron, pwede siya talagang ma-abuse din. Pero dahil judicial proceedings siya at meron tayong mga ginawang legal safeguards, we think na mas kailangan na magkaroon ng divorce kasi yung mga failed marriages, hindi magkakaroon ng resolution. Yun, mas ganun pa yung pagtingin. Grabe, no? Dito sa Pilipinas po, so bawal lang same-sex marriage, bawal yung mga gustong magpakasal, pero bawal din yung mga maghihiwalay. Totoo. Sala-sala ba talaga yung ano yung mga issue natin eh, no? Yung mga marginalized na mga sector. Ano pong magiging impact nung ano, nung pag na si Cheese Escudero yung bago nating Senate President? Sa usapin ng divorce. Ano po yung magiging significance or impact nun? Sabi ko nga eh, sa ngalan ng kailangan talaga umunlad tayo at kailangan talaga magbago yung mga kalagayan natin. And this is one na sa tingin natin, significant yung magagawa. Kung si Cheese Escudero, kung ipupush niya na kahit papano mapag-usapan ito sa plenaryo, that would be good, di ba? Ma-push niya na ito ay pagdebatehan. Mahusay yun, no? Pero kung ilalagay lang uli sa Committee on Rules, katulad nung ginawa dati sa SOGI yata yan eh, nung pinatulog sa Committee on Rules, ang tawag ko doon pinatulog sa Committee on Rules ay magkakaproblema talaga tayo ng malaki. Hindi uusad yung mga progressive. Tawag po namin dyan, progressive na mga batas o panukala. Yes. As lawmakers, kasi so, parang, for example, dito sa divorce, sobrang laking aspect ng religion kung bakit hindi siya may pasapasa. Parang as lawmakers, paano po ba dapat, or ano dapat yung tinitignan? Or paano tinitignan ng isang bill bilang isang lawmaker para mapasa siya? So, actually, yung need nung bayan natin, yung primary talaga dapat na tingnan. No? Tapos statistics naman, papakita naman sa iyo ng statistics yan eh. Ilan ba ang mga naghihiwalay sa ngayon, di ba? So kung gusto mo talagang mas precise doon, tingnan mo yung mga studies ng mga tao. Kasi talagang lumalabas doon, 53%, 57% ay gusto ng divorce. So ibig sabihin, marami din talaga sa atin yung nangangailangan nito. Baka nga nagbago na yan kasi that was 2015 pa eh. So ngayon na ano na record iba na, 'di ba? Plus yung mga realities on the ground na yung mga kababaihan, ilan ba yung nabubugbog sa bawat araw? Oh my god, 'di ba? Ibang klase yung ano karanasan natin siya. Pag doon sa mga nasa lower status ng mga kababaihan,
kapag napasa yung divorce law, yung lawyers nila sa public attorney's office, pwede silang makakuha ng divorce lawyer for them. Yeah, oo. The government will provide. Kasi yun naman yung inano natin, di ba? Inayos natin. So para lang magkaroon ng proceedings niya sa family court. Tapos dagdagan ng family court, dagdagan ang PAO, ang mga lawyers natin for ano. But they can also use yung private lawyers. But then nag-cap tayo doon ng 50,000 lang ang magastos in total. Ooh. Now, it depends kung ano yung kung magkano yung para sa lawyer, pero at yes, least may cap ka ng ganun. Hindi kaya yon ng mga poor marginalized sectors natin. Sa totoo lang, no? Tapos nasa dysfunctional at abusive silang mga marriages. Tapos alam natin napaka-lengthy, napaka-expensive ng mga proceedings, etc. Yung ganun. So yun talaga yung nilagay natin na provision para ganda. Nang sa ganun, maprotektahan natin sila. Ma-affordable yeah. sa kanila. 50,000. Hindi lang naman yan yung gastos nila sa buhay, lalo kung mag-isa lang single mother, ang dami pa nilang pinagkakagastosan. Gastusin. Hindi ba? Yun. Totoo. Tingin ko po dun sa ano, dun sa pinag-usapan natin kanina, I think hanggat hindi talaga totoo yung separation of church and state sa Pilipinas na napakalaki pa rin ng ano ng hand ng simbahan tuwing election natin. Ng impluwensya ng simbahan, parang ay hindi ko na alam. Pero yung siguro isa sa mga huling tanong ko, gaano po kayo ka-confident na maipapasa, or not confident, na maipapasa sa wakas ang divorce? Siyempre tayo full of hope, no? Palagi naman tayong punong-puno ng pag-asa, no? Actually, kasi ang mga kababaihan, hindi yan tumitigil eh, sa laban. Di ba? Parang ang mga kababaihan hanggat kaya, no? Ilalaban talaga natin yan at ilalaban. Generations din yan. Sabi nga nila, dahil we own half the sky, talagang dapat no marinig yung boses natin kaugnay dito. At marami sa mga cases ng divorce talaga na nangangailangan ng divorce ay nagmumula sa mga kababaihan, battered women. Yes. No? Kaya din naman to pinush ng Gabriela Women's Party sang-ayon sa konsultasyon sa ibaba at sa mga grassroots organizations natin of women. Dahil ito ang pangangailangan. So, hindi tayo titigil dito. hindi ito natatapos. Ngayon, kung paano ang sitwasyon o itsura sa Senate, maybe lesson din sa atin yon that we should, lalo na, come 2025 election, di ba? Lesson din sa atin yon na kung magkakaroon tayo ng mga susuportahan, suportahan natin yung alam natin na may progressive agenda and progressive na mga batas at panukala para magbago. Kasi kung paulit-ulit tayo, sorry, ganun din ang resulta. Paulit-ulit din. Wag artista-centered. Personality-based. Please lang. Yes. Yes. Wag mayaman-centered kasi hindi talaga magbabago yung ating sitwasyon. So dapat talaga magkaisa tayo at mas malawak naman tayo, mas marami naman tayo, diba? So dapat ipakita natin yung lakas na yon. We should be more, no? Consulted dito at dapat demokrasya ang manaig. Oh, maraming salamat po. Thank you, Rep. Maraming salamat po Rep Arlene at sa Gabriela. We want to be as hopeful as thank you, Direct JP. We are hopeful. At sana pag in-invite namin kayo pabalik dito, batas ng ano, ng divorce. Approved na siya. Yes, of course. Sana. Tama, midterms next year. Ang ganda nung sinabi ni Rep Arlene na ano, bumoto tayo ng mga tamang mga leader. Thank you po, Rep Arlene. Ano yung mga thank you. Saan pwedeng, hindi ko alam kung ano, may social, may ano, sasabi ba natin? Saan po kayo pwedeng mahanap? Meron kaming Facebook, Gabriela Women's Party. You can search it, ano? Tapos, alam mo kasi, nung panahon ng red tagging, napuno kami ng mga kung ano-ano. Tapos, di ba, matindi yung attack sa amin nung nakaraan. So, may mga times na hindi kami makasagot doon sa mga
complaints, lalong-lalo na ng mga kababaihan. Gusto ko lang sabihin sa mga red taggers dyan, tigilan nyo yan kasi kailangan namin yung mga reports ng mga kababaihan. Di tayo makakatugon sa kanila kapag kaganyan yung ginawa nila, no? So kailangan po, pwede po nyo kami ma-contact doon sa Gabriela Women's Party na Facebook. Meron din po kaming Instagram. Open din po kami sa, may Twitter po kami. At meron din kaming email. Tapos, tumatanggap po kami ng walk-in sa House of Representatives sa aking tanggapan. Kapag pumunta kayo doon, you can just ask yung ABO office, our lead process office ng Gabriela Women's Party. Tapos, meron din po kaming office sa Project 4. Kapag may case po, nagke-case intake muna kami kasi kailangan nating i-validate. Mm. So, meron pong process na ginagawa. Kaya, baka kasi ang iba, pumunta galing probinsya, agad-agad gustong matugunan. Hindi po kaya ng Gabriela Women's Party. Hindi pa po kami nasa, hindi pa po kami yung pinakamapangyarihan na nasa gobyerno ngayon para makaya matugunan ng lahat. But what we do is, kinukuha po namin, nag-case intake kami, we have lawyers, meron po tayong mga volunteers, meron po tayong iba't iba, yung mga nagbibigay din ng konting panahon nila para makatulong sa atin and counseling kahit pa paano. Yun yung meron tayo. Napakaswerte ng mga kababaihan na may ganyan. Maraming salamat po. Thank you, Lynn. Paalam na. Kayo ang podcast na punong-puno ng kwenta. For tonight lang ito. Babalik ulit kami sa ano. Minsan lang po ito. Till next time po. Pag thank you, Director JP. Pag nalipas na po ang divorce, babalik po kayo para po sa divorce memes. Yes, thank you, Director Ned. Oo, contactin niyo ako anytime on any topic, walang problema. Salamat. Maraming salamat. Bye. Yes po. Ang ganda ng discussion na very kaya rin namin gusto si Rep Arlene kasi ang very casual siya magsalita. Mm. Hindi nakaka-intimidate. Tsaka buti na lang talaga na gano'n ko, nag-make value ako. Yon, so sana kung napapanood niyo to sa YouTube or napapakinggan niyo sa Spotify. So every Monday 8 PM ang release namin sa YouTube, every Thursday naman sa Spotify. Pero July na natin na kami. So every Monday and Thursday sa YouTube ang mga new releases ng episodes, every Thursday sa Spotify. Pero yung mga Thursday na mga releases namin ay exclusive lang to YouTube. Ayun. So anyway, yung mga sana kapag napakinggan nyo to at naging makabuluhan para sa inyo yung ano, yung usap dito, i-share nyo. Share natin sa iba't ibang mga friends groups natin para mas malinaw sa atin. Share nyo sa mga ano, sa mga religious groups, ganyan. Sa mga Youth for Christ, mga Couples for Christ. Yeah. Share nyo tong ano, episode na to sa kanila. Youth for Christ. So sa mga brands dyan, baka naman you like to partner with us, feel free to email us at ang walangkwentangpodcast@gmail.com. And if you like this episode and podcast, please follow us on Spotify. Click the follow button and also the bell button. Kung gusto nyo ma-notify kayo at may bagong lapag. Pero sa YouTube, like and subscribe and share ang yes. Walang Kwentang channel. Maraming salamat sa mga jumo-join ng premiere natin. Pasensya na. Yung last na premiere natin, hindi na naman naka-join si JP dahil siya ay nilagnat. Yes! Opo, yung long weekend ko po ay lagnat. So maraming salamat sa mga nagbibigay ng super thanks na gifts. So thank you sa mga nag-share. Road to Silver Button, kahit sobrang layo pa. Pero maraming salamat sa pagtanggap yes, sa amin. Yes, Road to Silver Lining. Yes, maraming salamat sa pagtanggap sa amin dito sa YouTube. Thank you, guys. Thank you so much. Thank you, guys. Yes. So, yun yung bagong sked namin. We release a new episode every Monday and Thursday dito sa YouTube. Pero Thursdays ay YouTube exclusive. Hindi na yan mapapanggigan anywhere else. Hindi namin yan i-upload sa Spotify. Pero yung Monday episode namin, yun yung upload namin sa Spotify. Tapos follow nyo rin kami sa social media at @awkpstuffs sa IG, ang Walang Kwentang Podcast sa TikTok and Threads,
Ako naman, at Tonetha Downe. Follow nyo din yung cafe namin. Basta, __ cafe. At Project 8 Projects para sa next film ni JP with Project 8. Hindi pa namin masabi kung sino yung, sino yung makakatrabaho niyang love team. Pero, basta, ayun. May mascara siya. Chika! Nakita ko yun. Go! Ayan, ako naman at JP Habak sa Instagram. Tapos meron din kaming ang Walang Kwentang Podcast, After Podcast Chikat, kung saan pwede kayong mag-suggest ng mga topic, ganyan, mga issue na gusto namin, gusto nyong pag-usapan natin, ganyan. Kung yes, gusto nyo kaming makitang nagsiseryoso ulit. Yeah. Diyos ko. Pero yun, tinatry natin na from time to time, meron tayong pag-uusapan na issue na gusto rin nating i-discuss in a very light, very not intimidating manner gaya nung ngayon. Kaya yun, thank you kay Rep Arlene. At salamat sa friend natin si Carl Castro kasi siya yung nag-connect sa atin sa Gabriela at kay Rep Arlene. Maraming salamat. Thank you, Carl. Thanks, Carl. Ayun, ano pa? Ayan. Ayun. Yun lang. Wala na. Okay. Yun lang. Salamat sa ating VIPs. Thank you VIPs. Thank you. Bye guys. Bye.